Eto pala yung kalimang araw na pagstay namin dito sa Baguio City. Kaya naman tara't samahan nyo kaming gumala bago kami umuwi ng Mindoro. Pero bago nga rin kami lumabas para mamasyal, ay kako ay magaluto nga muna ako ng aming pang-ulam para meron na lang kaming abaunin. Meron nga pala kami dito isang kilong alimasag at kako nga rin agatan ko na lamang ito at alahukan ko ng gulay para nga rin meron na lamang kaming pang-ulam. Apakuloan nga lamang pala natin ito na mahigit 10 minuto para naman maluto-luto ng ayos itong alimasag. Bali, naglagay nga lamang pala ako diyan ng kaunting asin at tinakluban ko nga rin muna at nang mas mabilis nga rin mabulakan. At ayan, habang nagpapakulo nga rin tayo ng alimango ay nagayat na rin nga pala ako nitong ating mga gulay na asa. Bale, sitaw at kalabasang gulay nga lamang pala itong asahog natin din eh. At ayan, pagkatapos ko nga rin magayat itong ating mga gulay na pangsahog ay dinugasan ko na rin nga yaan ng maigi. Sobrang lamig nga dito sa Baguio eh, kahit pa nga itong tubig nila dito sa gripo ay talaga namang anong pagkakalamig. Kako nga rin yung kamay ko ay parang nakababadbaya sa yelo. At ayan, makalipas naman ang mga ilang minuto, eto nga niya at nakuluan na rin itong ating mga alimasag. Kaya naman hinango na rin muna natin at ngayon ay susimulan na rin natin ang pagluto. Bale, agatan nga lang pala natin are, kaya naman nag-isa na nga po ako diyan ng bawang at saka ng sibuyas. At kapag rinig lumabas na nga yung kanyang aroma, isa ka naman natin igigisa-gisa itong ating kalabasa. Sobrang hilig talaga naming lahat sa ginataan, kaya nga kahit na andito pa kami sa Baguio eh, talaga namang meron kami dalang-dalang gata sa lata. Eto nga palang Jolly Coconut Milk ang inagamit ko para sa kanyang natural-natural na pagkagata at yan pala yung inatawag na pangalawang piga na gata. At nagdagdag lamang ako din ng mga kaunting pampalasang asin at saka ng paminta at pagkatapos ay papakuluan nga lamang muna natin yan ng mga ilang minuto. Using Jolly Coconut Milk ay walang kahasul-hasul anytime anywhere kapag gusto mo nga rin ng ginataan tapos easy open can pa. At ayan, kapag rin nga rin nagabulakan na ay saka naman natin ilalagay isa-isa etong ating pinakuluan kaninang mga alimasag. At sinabay ko na nga din pala agad ilagay itong mga sitaw at pagkatapos ay binuhos ko na nga rin pala itong kakang gata o yung pinakang malapot na gata na Jolly Coconut Cream. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalapot at talaga namang napaka-creamy nitong ating Jolly Coconut Milk. At ayan, konting pakulo nga lamang natin yan at pwede na rin nga natin yung hanguin. Amoy pala ang madinare ay nagbabadya ng napakasarap kumain. At ayan, nagdagdag din pala ako dito nitong siling berde para naman merong kaunting sipa. At ayan na nga po at luto na rin nga itong ating ginataang alimasag na merong kalabasa at sitaw. At dahil nga po pang ulam namin are sa aming galang ngayon ay di ayun at nilagay ko na nga dito sa aming lalagyanan. Pinagtalop ko na nga rin ang pakuan itong asawa ko at eto nga pala paboritong paborita ng mga Junakis ko kaya ayan baon nga din namin ngayon. At pagkatapos ko nga maigayak lahat ng mga pagkain naming abaunin ngayon, eto nga ni at binihisan na rin namin itong aming dulang batuta at ang kami nga ni makagaor na. Bali pa limang araw na nga namin nag-i-stay ngayon dito sa Baguio City pero padalawang araw pa nga lamang kami makakagala ngayon at makakapasyal-pasyal. At ang una nga muna naming apuntahan ay dito sa may La Trinidad, doon nga sa Strawberry Farm. Habang nasa biyahe pa nga lamang kami ay talaga namang namamangha na nga yung aming mga mata sa aming mga nakikita. Lalo pa nga kako dito sa mga blubunduking punong-puno ng kabahayan. Kako ibang-ibang nga sa amin at talagang ang bundok doon ay makikitahan mo lamang ng mga puno at halaman. Natuwa din nga kaming makita itong mga kabahayang pare-pareho ang kulay at kako nga na dati napapanood ko lamang ito sa mga TV. Hindi na rin nga kami bumaba para magpalitrato dahil kako'y medyo tanghali na nga at nang medyo maaga-aga din kami makapunta doon sa Strawberry Farm. At ayan, makalipas nga ang mahigit 15 minutos naming biyahe ay nakarating na rin nga kami dito sa taniman ng mga strawberry. Isang napakalawak na farm pala ito at bukod nga sa mga strawberry ay meron din sila ditong tanim na iba't ibang klase ng mga gulay. Pagkarating na pagkarating pa nga lamang namin dito ay meron nga kaagad lumapit sa amin na pwede nga daw kami mag-strawberry picking kaya ayan inabot nga kaagad sa amin itong basket. 500 pesos nga pala per kilo ang bigayan nila dito kapag ikaw nga ang mapitas ng kanilang mga tanim na strawberry. Habang kami nga ay naglalakad-lakad din sa pinakang pilapil nila ay talaga namang natatanaw ko na ang mga namumulamulang strawberry. Eto naman talaga yung isa sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko makapunta dito sa Baguio o makapagpitas nga ng sariwang strawberry. Katanghali ang tapat nga ito pero grabe, napakalamig pa rin talaga ng panahon dito at halos giniginaw-ginaw pa rin nga ako kahit nakasuot naman ako ng jacket. At eto nga ang anak ko ay talaga namang hindi nga kaagad nagpahuli at nung makita nga yung mga strawberry ay tuwang-tuwa nga kaya ayan may pagpitas na nga kaagad. Eto nga yung sabi namin sa kanya habang nakakumpay siya nung nakarang araw dun sa ospital ay magpagaling na nga agad siya at paglabas niya ay mapunta kami dito sa Strawberry Farm. Kaya't salamat din nga sa Lord sa pagpapagaling nga kaagad dito kay Ate Kuning kaya't eto bago nga kami umuwi ng Mindoro ay dumiretso nga muna kami dito sa may Strawberry Farm at nakako kahit papano ay masulit-sulit din naman ngayong pag-ahon namin dito sa Baguio. Sobrang nakakapanabik nga at nakakatakam na talaga agad ang itsura nito mga nagpupulahang strawberry. Sa sobrang dami din nga ni naglawit ng mga bunga ay parang hindi ko na nga alam agad kung ano yung uunahin ko.
Eto nga ang anak ko si Ate Queen ay parang takam na nga kaagad at gusto na kaagad kagatin. Kakoy maya maya at kita'y ahugasan muna. Sobrang sarap din lang talaga sa pakiramdam na kahit papano nga ni eto na at naandito na rin tayo sa isa sa pangarap kong puntahan dito nga ni sa Baguio para makapagpitas ng sariwang strawberry. Naalala ko nga bigla, eto yung mga iniiyakan ko nung ako'y nagbubuntis pa dito sa mga anak ko at lagi nga ako nagpapahanap ng strawberry dun sa asawa ko. Madala nga lamang kami makahanap ng strawberry tinda dun sa amin sa Mindoro at kapag nakakita nga kami ay medyo maputla pa tapos maasim-asim. Sa sobrang pula nga ng mga strawberry dito ay talaga namang hindi ko na mapigilan yung sarili ko na hindi tikman at talaga namang anong pagkakatamis at anong pagkakasarap. Sobrang sarap din sa puso na makita mo nga na nag-enjoy at tuwang-tuwa din itong mga batuta namin na kahit musmus pa nga lamang sila ay parang nauunawa na nga yung mga bagay-bagay. Sabi ko nga, I'm so grateful and thankful talaga sa Lord sa mga pagpapala at sa mga biyaya niya na patuloy niyang pinaparana sa amin. Dati-rati nga ng mga bata pa lamang kami, dinodrawing nga lamang namin yung pamimitas ng strawberry dito, ngayon nga abot kamay na namin. Kung sa iba nga isang simple at maliit na bagay pero para sa amin isang malaking pribilehiyo na maranasan nga na yung mga ganito. Sabi ko nga sayang lamang at hindi namin kasama ngayon si tatay at ako'y paniguradong anong tuwa na sa mga garini. I pray nga na mas marami pang pagpapala yung dumating na masigit nga ning maranasan pa ng mga magulang ko yung mga ganitong bagay na nakakalabas-labas man lamang ng hawa at hindi man lamang laging nandun sa may palayan. At ayun na nga kakoy, masyado na ata kaming nalilibang sa pagpipitas kaya sabi ko'y tama na at baka kita'y medyo mahal-mahal ng abayaran din eh. At ayun nga po at nakatatlong basket nga kami sa wili naming pagpipitas at nakamahigit 3 kilo nga ni at mahigit 1,500 din yung aming pinagbayaran. At pagkatapos ngang makilo, ayan at binalot na rin nga dito sa mga kahon at kako nga ni auwi pa namin yan at tapang pa sa lubong. At pagkalabas naman namin galing sa strawberry farm ay napakarami din nga pala dito mga nag-aalok ng mga strawberry jam ng mga pampasalubong. Eto nga at isa-isa pa kaming pinatikim kaya kako nahiya na ako na hindi nga ni siya bilhan kaya kako dito na nga lamang kami mabili ng aming mga pasalubong pa uwi. Napili ko nga di yan yung mga strawberry jam na merong buo-buo sa halagang 250 pesos sa 4 na piraso. Meron din nga sila dito sa maliit na lalagyan na 5 piraso sa halagang 100 pesos kaya kako'y tamang-tama din nga ni Erika kong pasalubong sa amin. Hindi rin nga kami ni ate pinalampas na hindi matikman man itong kanilang iba't ibang klase ng wine. Blueberry flavor pala itong kanyang unang pinatikim sa akin at kakoy grabe, napakasarap pala ng ganito. Ay kako nga sa kanya, hindi baga ako malasing sa lagay nari, ay sabi naman niya hindi naman daw. Ba't ibang flavor nga ng wine yung mga pinatikim niya sa amin di yan? Una nga yung blueberry, tapos meron pang mangustin at saka hindi mawawala yung strawberry wine. Sobrang sasarap nga ng mga wine na pinatikim sa amin, ay nahiya na naman nga ako na hindi man lamang siya bilhan. Pati na nga rin ito mga kapatid ko ay nakakarami na rin wari kaya ayan sabi nga nila ay bumili daw kami at masarap din nga daw aring ipasalubong. 3 for 100 pesos nga pala yung iba't ibang klase ng flavor ng wine kaya ayan kumuha nga lamang ako ng 2 order. Sabi ko nga kay ate ayusin ang balot at kakoy medyo malayo-layo pa nga yung aming auwian. Nakita rin nga namin dito itong mga nagtitinda ng strawberry ice cream kaya naman itong 2 batuta ko nga ni nag-aalingit na naman at gustong magpabili. Kaya ayan napabili na nga ako dito ng 3 na nasa 4 kako nga ni masarap din pala. Sabi nga nila kapag na andito ka na din lamang naman sa Baguio, hindi mo dapat pahuli itong kanilang mga strawberry taho, kaya naman nagpabili na rin nga itong mga kasamahan ko at namakatikim daw. Kako nga ay mukhang masarap at meron pa nga siyang mga kasamang buo-buong strawberry, eh kako ako nga ay napapaibig din, kaya naman bumili na rin nga ako ng isa para sa akin. Sa sobrang lamig nga dito sa Baguio, hindi nga kami nakakaramdam ng gutom at hindi rin nga namin napapansin ang oras na alas 3 na pala ng hapon. Kaya dito na nga lamang kami dumiretso sa may Borham Park para dito na nga lamang namin pagsasalusaluhan yung aming mga pagkain na binaon. Netong kaharap nga namin ang mga pagkain ay saka pa nga lamang kami nakaramdam ng gutom. At ayan na nga po, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Daig pa man din ang nagapiknikan lamang kami din sa may Gedli at talaga maanong sarap kumain na nakakamay. At pagkatapos naman namin kumain diyan, ay dito naman nga kami sumunod na nagkayaan para nga masubukan itong kanilang swan boat. At dito nga sa kanilang paddle big, naka siya ang limahan namin napili. Kaso nga lamang pagkarating naman namin dito, ay bigla kang ninerbius yung nanay ko at saka yung kapatid kong si Heidi, kaya naman 3 na nga lamang kaming masakay. Kasama rin nga pala namin susubukan dito sa swan boat, itong si Ate Kuning, kaya't ayan pinagsuot na nga kaming lahat nitong life jacket para masecure. Kako nga din sa asawa ko ay dahan-dahan nga lamang sa pagsagwan at baka kita mataob ay naku po ay pagkarahin baga namang hindi sanay sumakay sa bangka ay medyo nakakahilo-hilo din eh. Tudo hawak nga ako din sa kamay ng Ate Queening at gustong gusto baga naman magkalawkaw sa tubig. Enjoy na enjoy din nga siya sa kanyang mga nakikita lalo pa nga itong mga nakakasalubong namin ng mga iba't ibang klase ng bangka.
Pero dito nga sa isang malaking sirena ay halos manginig nga yung kanyang katawan sa takot. At ayun, shoutout na nga rin po pala dun sa ibang mga kasalubong namin dito sa bangka na mga followers din daw namin. Sobrang nakakatuwa at nakakataba din lamang ng puso na kahit pa nga naandito kami sa malayong lugar at naandito nga kami sa Baguio ay meron pang ibang followers na nakilala sa amin. Sabi ko nga kahit pala dini sa Baguio ay meron din pala mga nanonood ng vlogs ko at talaga naman kakoy maraming salamat nga rin po sa inyong pagsuporta. At ayun, sobrang nag-enjoy din talaga kami dito sa aming pamamangka at kako nga rin tama-tama na sa sunod na lamang kita ulit mabawi at kako'y maghanap naman tayo ng iba at nakako'y medyo tayo makarami-rami. At pagkatapos naman namin mamangka ay dito naman nga namin sunod na sinubukan, eto nga rin kanilang ano bang tawag diyan, yung bike na pangmaramihan. Nakaka-enjoy din naman nga kako yung pagsakay namin dito at kako nga ay kahit dito pa nga lamang yung aming mga napapasyalan ay kako'y sulit na sulit din naman yung pagpunta namin dito sa Baguio. Sabi nga nila napakarami pa raw tourist destination dito sa Baguio, kaso nga lamang italaga namang inabot na nga kami ng hapon, ilan pa nga lamang yung napapasyalan namin. Kaya kako nga ay ayos lamang yun at sa susunod na lamang kita mabawi kapag napaginda ulit din eh. At dahil napakarami din nga ni Dini mga panindang mga souvenir items, kaya't ayan bumili na rin nga ni kami ng mga pwede namin ipampasalubong sa amin. Mura-mura din lang naman, kaya't ayan bumili din nga ako ng mga tigiilang piraso, tapos ayan bumili rin nga ako nitong rep magnet para kahit pa paano may souvenir tayo sa pagpunta natin ngayon ditong taon sa Baguio. Manifesting nga nawa ay marami pa rin tayong mabiling mga rep magnet mula sa iba't ibang lugar, hari nawa. At ayun, pasado alas 6:30 na nga ito ng gabi, kaya naman ang pagkasunduan nga namin na doon na lamang maghapunan kami sa SM Baguio. At dito nga uli kami kumain sa may SM Food Court para makapili nga kami ng mga iba't iba naming gusto. Shawarma rice nga ang hinapunan nito mga kapatid ko, tapos eto naman yung sa amin, talaga namang ako'y napapahilig na ngayon sa mga ramen. At tatlong beses pa nga lamang ako nakakakain ng ramen, pero simula talaga nung makatikim ako ay parang hinahanap-hanap ko na nga palagi. At kahit pa nga struggles rin sa pag-chopstick ay hindi ko nga ari-atigilan talaga namang anong pagkakasarap. Ay siya, makihigop na rin nga kayo na rin masarap na ramen mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At ayun nga po, at pagkatapos naming dumayo ng aming hapunan din eh, di kami nga ni umuwi na din doon sa inatuluyan naming transient. And fast forward, kinabukasan, umagang-umaga, eto nga at ready for checkout na nga kami. Pero bago nga kami umuwi, ipapasilip ko muna sa inyo etong tinuluyan nga namin sa loob ng isang linggo dito sa Baguio. At nung nakaraang vlog ko nga ay maraming nagtatanong sa inyo kung saan nga kami tumuloy dito. Dito nga lamang po pala ito sa Pine Summer Homestay dito sa Cuneta Compound sa Baguio City. Bali, isang buong bahay na nga pala ito at kapag dito nga kayo nagstay, ikompleto na nga pala sa gamit dito na pwede nyo rin gamitin. Kompleto na rin nga sila dito sa mga appliances na pwede mong gamitin katulad ng oven, merong refrigerator, tapos merong mga lutuan. Simple din lang siya pero maganda, malinis, maliwalas, very spacious at sabi nga ika siya dito ang 25% o higit pa. Meron din nga sila ditong dalawang malinis na comfort room na merong hot and cold water na talagang mainit na tubig lamang ang panlaban mo sa lamig. At bukod pa nga doon, meron silang tatlong malalaking kwarto at ayan, meron silang queen size bed yan, tapos merong dalawang double deck. Sobrang nag-enjoy din nga kami sa pagstay namin dito at talaga namang feel at home nga ang datingan. Katulad nga namin na narentahan namin ito ay parang sarili nga namin kung makapagluto kami din at makapagtihatihaya. Bali, 600 pesos nga palang bayad dito per head at sabi nga nung iba ay mura na daw yun. Wala din talaga kami naging problema sa pagstay namin dito at talaga namang mahimbing at napakasarap ng mga tulog namin. Kaya sabi ko nga kapag babalik uli kami dito sa Baguio ay dito nga uli kami mag-i-stay. At kung may plano din nga kayong umakyat at magbakasyon dito sa Baguio City ay may re-recommend ko talaga dito sa Pine Summer Homestay. Malapit din nga po pala ito dito sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio katulad na nga lamang ng Mines View Park ay walking distance lamang po ang layo. Kaya naman kung meron din kayong mga katanungan o gusto nyo nang magpabook ay pwedeng-pwede po kayo mag-iwan ng mensahe sa kanilang Facebook page sa kanilang Pine Summer Homestay. At bukod pa nga doon ay very accommodating at sobrang bait nga nitong may-ari na si Kuya June. Laking pasalamat ko nga din dito sa may-ari kay Kuya na talaga namang hindi niya nga kami pinabayaan at sinamahan din niya nga kami nung panahon nga na na-ospital si Giona. Kaya sobrang thank you so much dito sa Summer Pines Homestay sa pag-welcome nga sa amin ng buong isang linggo. At syempre, bago nga kami umuwi, hindi dapat makalimutan ang manalangin. Syempre, kailangan nating humiling ng patnubay at gabay mula sa itaas. At bago nga din kami umuwi ay dumaan din nga kami dito sa may Good Shepherd para bumili nga nitong kanilang masarap na ubi na talaga namang kabilin-bilinan pa nga nung pinsan ko. At habang nagabili nga kami din ng ubi dyan, may marami nga akong napansin na napunta dito sa may Shepherd's Gallery para magpalitrato. Ay pagkakita ko nga dito sa tanawin ay talaga namang anong pagkakaganda talaga nito mga bulubundukin at anong tataas.
At ayun, pagkatapos nga namin makabili ng ubi dyan, may dumiretso rin nga kami dito sa may mga bilihan ng tambo. At kako nga rin mabili din ako na rin at talaga namang anong pagkakatibay ng mga tambo dini sa Baguio. At syempre, kapag galing ka nga dini sa Baguio City, ay dapat hindi mo rin makalimutan na bumili nga rin itong mga gulay-gulay nila na talaga namang anong pagkakamura. Anong tuwa ko pa nga ni Dian at 100 pesos nga palang isang set nitong kanilang pangchapsuhin, kaya naman kumuha ako ng 5 balot. Nanginayang pa talaga ako at kako nga ni mura kung sana nga lamang ay kasya pa sa sasakyan namin ay mabili ako ng madami at ala ko dun sa aming lugar. Kako nga ni ayos na rin aring 5 balot at maigi din nga ni aring gulayin at kako yung anong pagkakasarap din ng garini. At ayun na nga at pagkatapos ay bumiyahin na rin nga kami pababa ng Baguio. Salamat na din nga sa Diyos sa mahigit 5 araw namin pagstay dito sa pag-iingat sa paggabay at talaga namang nag-enjoy nga ni kami. Isa din talaga itong Baguio sa mga gandang lugar na talaga namang babalik-balikan at kako nga rin mabalik talaga kami uli ditong buong pamilya. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.